Okay. Mapagpalang gabi po mga kapatid ko dito sa Hong Kong. At magandang gabi po pala kay Chris Leon na siyang ating magdadala ng magandang balita at pagka-inspirto sa ating na ito. At sadyang napakapalad natin kasi yung hinihiling natin, nire-request natin na magkaroon tayo ng pagtutora study dito sa chapter natin is napauna ka na po. Kaya papuri po sa Ama at mayroon na tayong ganito at patuloy nating idalangin na weekly na ito. Patuloy na, tuloy-tuloy na. Kaya bago tayo magsimula, ibigay ko po ang opening prayer kay Chris. Pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon
Aming dakilang alahayam, abayahawa, nagpurihan ka namin, sinasamba ka namin. At ang aming hari, Misaya King Yahawashay, tanggapin niyo po ang pagluwalhati namin sa banal niyong pangalan, aming alahayam. Maraming salamat po. Sa kalakasan, aming taglay, salamat po. Sa mga pagpapala na aming natatanggap, salamat po. Sa kagalakan, araw-araw aming naranasan, kapiling ka, ang iyong diwa, ang banal na espiritu. Maraming salamat po. Aming alahayam, sa oras na ito, kami po'y dadako sa isang pag-aaral ng iyong banal na tura. Ang aming hinihiling, samahan niyo po ang bawat isa. Kayaan niyo po na magtuto po kami at maglakas ang aming diwa sa iyong banal na tura. Kayaan mong iupit mo sa aming puso. At matutunan namin at higit na ipamuhay namin na ang aming kalakasan ay ang batayan, ang iyong banal na salita dito po manggagaling. Aming alahayam, dalangin ko po sa iyong mga anak na pinili sa Hong Kong chapter, sa aming mga kapatiran, Ama, gabayan mo po sila, tulungan niyo po sila, palakasin niyo po sila, at pagpalain niyo po. At sila po'y isang araw makarating na po sa bayang upper na hindi na po babalik at maglilingkod sa ibang mga lahi. Dalangin namin, Ama, na sa bayang upper, ayon sa iyong pangako, kami ang paglingkuran. Tinatanggap po namin yun at pinasalamatan dahil kami po ang iyong mga pinili. Kami po ang iyong mga remnant of Israel. Salamat, Ama, na natuklasan namin at napakabuti mong alahayam dahil pinili mo po kami. Dalangin namin, Ama, samahan niyo po kami hanggang matapos ang pag-aaral na ito na ikaw ang maluwalhatian. Ikaw po ang mabigyan ng parangal at salamat po ng marami. Gabayan niyo po kami sa pangalan mong banal, Aba Yahawa, at aming Hari, Misaya King Yahawashay, sa patnubay ng iyong diwa ang banal na Espiritu. Halalwaya alahayam, yada. Yada. Halalwaya alahayam. Okay, magandang gabi po sa ating lahat at samahan niyo po ako sa salita ng ating alahayam dito po sa Mateo 16, 18-19. Sabi rito, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw Pedro, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking asimbliya. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Pagpalain ang banal na tura sa pagkabasa. Salamat po, mga kapatid, sa oras na ito. Ito po ay salita mismo ng ating Misaya Yahawashay na kung saan ang tagpong ito. Ito po yung kasama niya, ang mga apostoles, sila Pedro. Sabi niya, tinanong niya sila Pedro, ano ba ang pagkakilala ng tao sa akin mga panahong ito? Sumagot ang mga alagad niya. Ang sabi nila, aming Misaya, ikaw daw ay ang mga sabi ng mga alagad, ay ikaw raw ang anak ng tao. Ayon sa mga tao. Sumagot naman ang iba, ikaw si Juan Bautista. Sabi ng iba, ikaw si Elias. At ang sabi ng iba, ikaw daw si Jeremiah. O isa sa mga propeta. Tinanong ng Misaya Yahawashay, kayo naman,
Ano sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila, sumagot si Simon Pedro, kayo ang Misaya, ang anak ng alahayam na buhay. Sabi niya sa kanya ni Misaya Yahawashay, napalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa inyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Sinasabi ko naman sa inyo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, yun po yung ating pag-aralan, na nung tinanong ng ating Misaya Yahawashay kung sino siya, nagkaroon po ng iba't ibang pagkakilala sa kanya ng mga panahon yon. Anak ng tao, si Elias, si Jeremiah, isa sa mga propeta. Pero itong Simon Pedro po ay sabi niya, ikaw ang Misaya. Kaya sinabi ng Misaya Yahawashay, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. So itong pahayag ni Pedro, ang nagpahayag sa kanya ay hindi sino man, kung hindi ang revelasyong ito ay galing sa Ama, si Abang Yahawa, na kung saan ang usap sa kanya kung sino ang Misaya Yahawashay, ang Misaya. Kaya si Pedro, nakita natin sa kanyang buhay at sa kanya po ibinili ng sabi ng Misaya Yahawashay, ikaw Pedro ay tinatayo ko ang aking asimblya sa ibabaw ng batong ito. So nakita natin, sa lahat ng mga apostolis, si Pedro po ang ibinigay sa kanya ang susi. At sa buhay nila Pedro, noong mga oras na yon ay ginamit po siya mightily. Sa Acts, mababasa po natin ang madaanan sa kanilang anino na bubuhay. Diba? Madaanan lang sa anino nila Pedro na bubuhay. May mga himala na ginagawa sila Pedro, no? Sila Juan, yung lumpo doon sa synagogue. Sabi niya, nung nanghingi sa kanila, sabi niya, silver and gold have I none. But what I have in the name of Isaiah Yahawashay, rise up and walk. Nakita natin yung himala na nagmanifest sa kanilang buhay. Dahil nandoon po yung authority na ibinibigay ng ating Messiah Yahawashay sa kanilang buhay noong panahong umakyat na sila. Although, hindi po ito naunawaan nila Pedro on that time. No, kasi nung namatay ang Messiah Yahawashay, si Pedro bumalik na sa pangingisda. Nakakuha pa natin, 40 days. Kaya ang Messiah Yahawashay, na-delete po siya ng 40 days para ipakita uli kinla Pedro na ako ito. Ako itong nangako sa inyo. Nagbalik na sila sa kanya-kanyang mga hanap buhay nung panahon na namatay ang Misaya. Kaya 40 days na nagpakilala uli ang Misaya. Sinamahan sila Pedro, pinatibay uli, pinatatag uli, no? At nakita po natin nung pagkatapos doon, sabi niya, kinomport niya siya na merong darating na comforter sa inyo. Yung kanyang diwa, ang banal na espiritu. At umakyat po siya papuntang langit. Pagkatapos ng ako, kung paano ako umakyat, ganun din ako babalik. Yung pangako na yun, yun yung ating hinihintay ngayon. Yung second coming ng ating Messiah Yahawashay. Pero yung authority na binigay kila Pedro, na sabi niya, anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa, kalagan ko rin sa langit. No, at ang susi na yun ng mga pintuan, yun po yung mga tandaan natin. Bakit yung mga pintuang susi na ang magbukas ay yung authority lang na kay Pedro. At nakita po natin sa kasaysayan, halos lahat ng mga tagasunod, dahil pag-usbong sa Kristyanismo, ay nangawala po sila lahat eh. Di ba? Nawala po, natakpan ng kasinungalingan. No? Kahit sa Bible, mababasa natin, hindi na ang Messiah Yahawashay. Si Jesus na ang mababasa natin. No? Kaya sabi ng Messiah Yahawashay, sa John chapter 5:43, sabi niya, pumunta ako rito sa pangalan ng aking ama. Ngunit hindi kayo naniniwala. Subalit kapag may darating ng ibang pangalan, siyang inyong paniniwalaan. O ito na nga, ilang libong taon tayong nadaya ng pangalang itong ating sinasamba. No, hindi lang ang pangalan ng ama at ang pangalan ng anak, pinalitan nila. So ganito po, yung susin na ibinigay ni Pedro at nawala kasi nangawala po yung tagasunod eh. Nang matagal na panahon, no, pag-usbong ng Kristyanismo, talagang nakatulog tayo ng matagal na panahon. Nawala ang covenant. Yun yung itinatag ng ating Messiah Yahawashay kay Pedro, yung assembly sa batong ito. Siya pong tinutukoy doon.
Oh, yun yung kawa na itinayo nila Pedro na nawala. So, yun ang nakikita na purtold ni John the Revelator doon sa Patmos. Yun po yung nakikita niya na mababasa natin yung sa Asamblea ng Philadelphia sa Revelation. So ito na po yung ating ginagampanan ngayon. So sa buhay nila Pedro, 2,000 years ago, nung sinabihan sila ng Messiah Yahushai, na tinakpan ng mga mananakop ng halos ganun din kahaba. Pero tunay nga na walang lihim na hindi mabubunyag, sekretong hindi malalantad. Lahat ng yan ay malalaman natin ngayon sa huling araw sa pamamagitan ng mensahero ng silangan na kilala natin muli. At yan po ang mababasa natin dito. Sabi sa Pahayag chapter 3 verse 7 no, hanggang 12, sabi rito, isulat mo sa anghel ng iglesia ng Philadelphia or Asamblea ng Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal na mapagkatiwalaan, siya ang may hawak ng susi ni David. Sino po ang tinutukoy dito sa ating kapanahonan? Walang iba, ang mensahero ng silangan. So ito po'y mag-recall lang po natin ito. Na ito po'y katuparan na yung susi na ang sabi rito, susi ni David. Kasi ang covenant na itinayo nila David, na ibinigay, sinira ko yan eh, yung ang kaharian ng Alahayam, itinayo ni David, si David po ang nagtawag nito, tinatuloy ni Solomon, pagkatapos po, nung pagdating lang Nabucodonosor, sinira yung Assyrian Empire, sinira yan, inirebuild ni Nehemiah, pagkatapos sinira na naman, pagkatapos ay ayun, nung pag ipinanganak ang Messiah, ibinigay niya kay Pedro yung covenant na ito na sinira naman ng mga Grego at mga Espanyol. So nakita po natin para maintindihan natin. Pero ang plano ng Alahayam na nakita kay John the Revelator sa huling araw ng Asamblea ng Philadelphia, ito na po yung magtuloy nito. Ito ang sinasabi ng banal na papagkatiwalaan na siya na may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang saraan niya. At tinutukoy po dito ang ating mensahero ng silangan, no, si Brother OHC, na kung saan siya po ang may hawak ngayon ng susi ni David sa covenant o sa kaharian ngayon na itinatayo natin ngayon. Walang makapagsasara na anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang saraan niya. Ganun pong authority ang meron ng ating mensahero. Kaya makita natin yung mga pasaway natatagpas. Di ba? Yung mga pasaway nawawala, walang pinipili. Kasi righteousness sa loob ng iglesia o ng asamblea ng ating Alahayam ang umiiral po dito sa kaharian na nirevive natin, ibinigay ng ating Alahayam, ng nirebuild natin ngayon sa loob ng kawan, ay righteousness ang ipapairal dito. At dito sa righteousness na ipapairal ay talagang maraming mawawala. Kung hindi ka totoo, pag na-refine ka, tanggal ka talaga, mawawala ka, no? At walang makapagsasara ang anumang buksan niya at walang makapagbubukas kung anumang saraan niya. Pero ang covenant ha, napakabuti. Kasi hindi po basta-basta tayong nagsara ng covenant sa isang taong nagkasala. Yung tribunal po natin, yung proseso natin sa divine government ay napakaganda kasi binigyan natin ng chance ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Alahayam kapag sino mang nagkasala. No, meron mang mga nalaglag dahil talagang pinili na nila ang kanilang kalalagyan. Pero makita po natin ang proseso, nandoon po yung guidance, counseling, Isaiah, makita po natin sa nangyayari ngayon sa atin dahil napakaganda. Makita natin yung mga nagpo-post ng ano, hindi naman nila alam. O nandoon ang mga priest, pinapayuhan. Nandoon po yung ano. Pero yung mga hindi na talaga, ayaw na. Ayun, mapagsarhan sila. At yung authority na yan ay nasa loob ng covenant. Ang may hawak po dyan, ang ating mahal na mensahero. Sabi rito, nalalaman ko ang iyong ginagawa. Alam kong kakaunti ang iyong kakayahan mo. Ngunit sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara nito. Ito po yung covenant
na ibinalik ng ating alahayam na binuksan sa pamamagitan ng mensahero ng silangan. O yun po yung authority ng ating mensahero. Na ngayon nakikita po natin, wala na pong videos ang mensahero ng silangan dahil isa rin po kami sa nag-advise niyan kasi nga nasa lahula lang yung mga video ginagamit ng sa Babylonian. Ang dami-dami, kinakahoy nila, ituturo nila, nagmukha silang pantas. So yan po ang nangyayari. Kaya ang mensahero ay ang gagawin niya, sa atin na lang niya ibibigay. Sabi nga na ni Brother OEC, yung mga videos niya, 130 videos ay pangbata pa lang yan. So nakikita nyo naman kung paano po ang karnihin sa loob ng kawan, kung paano siya magpakain ng karni. Magugulat ka sa mensahero ng silangan kung saan siya kukuha ng dunong. Kaya napakapalat natin na sa huling araw, mayroong Brother Oitzi na ibinigay sa atin ng alahayam. Sabi nga doon sa Mateo 12:42, sabi doon, sa huling araw, babangon ang lahi ni Sheba upang kundinahin ang mga lahing ito. Tinutukoy doon yung mga serpent seed. No? At sa lahing ito ay mayroong lilitaw na mas matalino pa kay Solomon. O di ba? So napakapalad natin na mayroon tayong OHC. Tingnan po natin ang talino ni Solomon. Mas higit pa raw yung taong ito. So nakikita po natin sa katauhan ni Brother OHC, hindi natin itinataas si Brother OHC na higit sa ating alahayam. Kung hindi, nirespeto natin siya dahil siya po ang binigyan ng ating alahayam ng susi upang ang kubinat ay mabuksan at mag-rebuild o mag-revive sa kaharian at nanguna sa atin na may talino talaga. Kakaiba ang katalinuhan ni Brother OHC, yung kanyang wisdom, kakaiba. Kaya napakapalad natin na sa huling panahon natagpuan natin may busis ng silangan na ipinangaral ang banal na pangalan. Sabi niya rito, pakinggan mo, padutulugin ko sa inyo at payuyo ko rin sa harapan ninyo ang mga pangkat ni Satanas na mga nagsisinungaling at nagpapanggap na mga Hudyo upang malaman nilang iniibig kita. Kita nyo ang pangako ng alahayam sa ating mensahero. So itong pangkat ni Satanas na nagpapanggap na Hudyo ay paluluhurin niya. Ibig sabihin, ang ating mahal na mensahero ay siyang pag nagkataon ay siya po ang pansamantalang uupo sa kaharian. Kasi ang sabi doon sa Revelation chapter 11 verse 15, ang sabi ng ating Abayahawa, ang sabi ng anghel ng langit na ang tawag nito, ang kaharian ng mundo ay magiging kaharian ni Abayahawa. So ito po yung katuparan ngayon. No, at siya po ang pansamantalang uupo habang wala pa ang Misaya. Ito po yung sa akin lang ha, sa akin lang. Ito po ang nakikita ko. Iwan ko lang po sa inyo kung anong pagkaintindi ninyo. Pero sa aking pagkaintindi sa takbo ngayon, pagbalik ng ating Misaya Yahweh Shai ang mag-present po ng kaharian para sa upuan ng hari ng mga hari ay ang ating mensahero ng silangan. Ayan, napakapalad natin. At payuyukurin niya sa harapan niya ang pangkat ni Satanas na mga nagsisinungaling at nagpapanggap ng mga Hudyo. O sino ba yung mga ito? O di ba yung mga Askinas ang tawag Jews, no, na nagsasabing sila ang mga Israelita pero hindi. Kasi ang totoong mga remnant ng Israel ay nandito sa Oper. Tayo 'yun. So, babaliktad ang panahon, pupunta yan dito sa atin, no? At payuyukurin na Abayahawa yan sa harapan ng magiging hari natin dito sa Oper. Payuyukurin sa harapan ang mga pangkat ni Satanas na nagsisinungaling, nagpapanggap ng mga Hudyo upang malaman nilang iniibig kita. So ganun po kaganda ang pangako ng ating alahayam na ang pagmamahal niya sa bayang Oper at doon sa tumugon na inatas niya na nagpakilala, nagbalik sa covenant, sa priesthood ay ang mahal na mensahero. Meron siyang mas malalim na gampanin sa ngayon. Sapagkat tinutupad mo ang aking utos at matyaga, iniingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sandibutan. O ito po, meron talagang darating na mga pagsubok o mga kapighatian sa panahon na natin ngayon
pero panandalian lang at iingatan tayo ng Aba. So kung paano po ang pangako niya sa mensahero, ganun din naman ang ginagawa ng mensaherong pagpaplano ngayon, itatayo na ngayon ang temple. Itatayo na, umpisahan na. Nag-usap kami kagabi, umpisahan na. Nandiyan na po yung paglagakan ng financial, na ano, nandiyan na lahat, umpisahan na. So, yung lahat ng yung plano dito sa pahayag ay magkaroon ng kaganapan sa bansang Uper sa pamamagitan nating nasa loob ng kawan. Kaya magalak tayo. Yun po ang napakagandang balita. Sabi niya rito, sa panahon ng pagsubok sa lahat ng tao, iingatan kita. So yun po ang magandang pangako ng ating Aba. Kaya okay, matakot yung mga nandyan sa malayo, nagtatanong sa akin. Kasama po kayo sa proteksyon na ibibigay ng Aba. No? Pagdating ng mga panahon na yan, ang mga tumatawag sa pangalan ng Alahayam ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya relax lang kayo dyan. Darating ako sa lalong madaling panahon. So hindi magluluwat. Kasi nakikita po natin, nandyan na, nakaambang na. Nariyan na ang mga palatandaan, mangyayari na. So hindi magtatagal ay mangyayari, darating ang ating Alahayam, Messiah King Yahawashay. Iingatan mo ang katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ninuman ang iyong corona. Napapansin niyo ba? Nasa priesthood ang daming mga nalalaglag. 'Di ba? Napapansin natin, lahat ng dumidikit sa mensahero nalalaglag. Bakit? Nagkaroon ng pagnanasa, pantayan ang mensahero. No? Kung mapapansin ninyo, nangalaglag sila kasi ang kanilang nasa, ano bang nangyari kay Lucifer? Si Lucifer yan kasi ang espiritu na yan. Si Lucifer, siya po yung taga-awit ng ating Alahayam. Nakita niya ang kaluwalhatian, kung paano niya papurihan. Sabi doon sa Isaiah 14, sabi niya, na uupo ako sa luklukan ng trono ng Alahayam pagdating ng araw. Yun po ang nakapagparumi sa puso ni Lucifer na nakita, kaya siya ay binagsak. So ang nangyari po ngayon, ang mga tao po na may mga vested interest na dumikit sa ating mensahero, nagkaroon sila ng pagnanasa na pagdating ng pantayan ng mensahero, sila din ay propeta, no? Kung ano-anong mga naramdaman, mga panaginip, kung ano-ano, ay ako'y natatawa na lang. No? Okay, tamo, nangalagas. At marami pang mga ano, puputok na balita na mararalaman ninyo sa darating ng panahon. Bakit ganon? Kasi po, ang takalan na ating ginagamit, sabi nga ng Biblia, kung ano pong iyong ginagamit na takalan, yun din ang takalan na itatakal sa atin. Ang ginamit natin ay righteousness. Di ba? Sabi doon? Sabi doon, revive the kingdom or rebuild the kingdom and his righteousness and all these things shall be added unto us or unto you. So yun po ang ginagamit natin, righteousness. Kaya tatakalin tayo sa pamamagitan ng katuwiran. Kaya marami talagang malalaglag. Yung mga ugali nating Babylonian na hindi tayo makasunod sa standard bilang nasa loob ng kawan, ay talagang makikita tayo ng mga henerala, mga kapitan, ay mga hindi karapat-dapat na mga pag-uugali natin, misconduct. Pag hindi mo maiwanan yan, ay talagang malalaglag tayo. So, yan po ang mangyayari sa mga darating na panahon o nasa atin ngayon sa kawan. Darating ako sa lalong madaling panahon, hindi magtatagal ito, pangako yan. Ingatan mo ang iyong katangiang nasa iyo upang hindi maagaw kanino man ang iyong corona o ganun din. Tayong lahat na nasa loob ng kawan ay pangako yan. Meron tayong putong. So yan po yung ingatan din natin kasi yan din ang gusto ding tanggalin, mawala, nakawin, wasakin ng Diablo sa ating buhay. Kaya huwag tayong padala, huwag tayong patinag, no, magpakatatag tayo. No, magpakatatag. Lalo na kalamihan kayo nandiyan nasa Hong Kong. Ikita naman po natin pag diyan mainit pagdating sa ano, pagdating na sa pamilya, iba na ang surrounding, iba na ang atmosphere, iba na. Mayroon nang nag-uusig sa'yo, yan yung panahon na ipakita mo yung pag-ibig mo kay Alahayam. Aba, yan yung panahon na tindigan mo. Pag nandyan ka na sa inyong sariling pamilya. Kasi marami pong napaghinaan ng loob. Kaya magpakatatag tayo o kayo, na pagdating ninyo, hindi kayo matinag, kapit lang kayo. Nandito ang iyong mga kapatid sa Covenant. Kami, nandito kami sa Pilipinas. Naghihintay sa inyo kung saan mang kawan kayo makakarating. Ingatan natin yung putong na ibinibigay sa atin ng ating Alahayam. Sabi rito,
Ang magtagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking alahayam. At hindi na siya maalis doon magpakailanman. So sino lang ang manatili doon? Yung maging mata, ang magtatagumpay. Ibig sabihin, yung magiging tapat. Di ba? Ang sabi ron, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So yung ating katapatan sa alahayam, ayun po yung isang susi para tayo ay magtatagumpay. At magiging haligi tayo. Paano ba? Isa sa mga haligi. Nagiging leader ka. O, sino ba ang leader ngayon dito sa Hong Kong? O sinong leader dito sa ano? Sa Pilipinas, sa mga bawat kawan, ay maaaring meron kang gampanin na tungkulin. O magiging haligi ka sa kanyang templo ng alahayam. At hindi na siya maalis doon magpakailanman. Ito po ang maganda. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking alahayam at pangalan ng lungsod ng aking alahayam. Yun po ang iuukit niya sa atin. Ang pangalan ngayon na sa atin na, tinanggap na natin. Ito po ay nakikita lang ito ni John the Revelator nung panahon siya nasa Patmos. Itong sulat na ito ay sinulat niya doon. Ito ay mga pangitain niya na ngayon nagkaroon ng kaganapan sa ating kapanahunan ngayon. O napakapalad natin. No, nakita po natin, napakapalad ng bawat isang nasa loob ng kawan kasi nakikita natin, namamasdan natin yung galaw ng geopolitics, naintindihan natin na kung sino tayo, ano ang bansa natin, anong lahi natin, sinong kalaban natin. O napakaganda. Kaya yun, ang sabi rito, sa huling araw ay malalaman natin, iuukit niya. Iuukit ang kanyang pangalan ng aking alahayam. Sino? Ang Aba Yahwa. Ang Misaya Yahwa siya. Yan po yung ating pinanghawakan ngayon. Yan po yung nakaukit sa ating noo at sa ating puso. At ang pangalan ng lungsod ng aking alahayam. Ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa dako ng aking alahayam. So, ayan na po. Nandito na po, gagawin na po ang kanyang templo, halos magkasabayan. Yung ginagawa ng templo dyan sa Jerusalem ng mga nagkunwaring Hudyo at halos magkasabay yung event, gagawin din ang templo dito sa atin. Ng bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat, sabi rito, buhat sa aking alahayam. Iukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ano ba ang bagong pangalan? Ito yung sinasabi ni Brother OEC na siya ay King of Kings. O yun po yung kanyang siyamba, yung tawag noon. So, yan po yung pag-present ng ating mensahero sa kanya, yung ating, palagay ko siya maging hari natin. Ang ating priest OHC. Wala naman pong iba. No? Kasi merong divine government at meron ding gobyerno, yung prime minister. Yan po ang mangyari sa atin. Kung may pandinig, dinggin nyo. Ito ang sinasabi ng espiritu ng asemblya. So mga kapatid, yun po ang mensahe sa atin ng alahayam na yung susi na ating natanggap sa loob ng covenant, panghawakan natin yan. Huwag tayong bumitaw. Ano mang mangyari, huwag kayong pumayag. Ako, sa sarili ko, hindi na ako papayag na aalis pa. Wala na tayong pupuntahan eh. Wala na, dibdiin na ito. Kapag lumiko ka sa kabila, bangin. Kapag lumiko ka sa kabila, bangin. So ano pong gagawin natin? Ayusin natin. No, magpasakop tayo sa ating namumuno, magpasakop tayo sa priesthood, Brother Oitzi, sa lahat. Magpasakop tayo, yun lang naman eh, kasi righteousness po ang takalan na ating ginamit. Kaya sabi nga, sa huling araw, ang masama, lalong magpakasama. Ang matuwid ay lalong magpakabanal. So alam ko naman, tayong lahat ay nabuhay ngayon sa salita ng ating alahayam at ang katwiran ng ating sinusunod, so ipamuhay po natin yan. Huwag po tayong patinag sa mga pagsubok, huwag tayong padala. No? Kailangan ipakita natin na manindigan tayo hanggat sa huli ng ating hininga, tayo'y maglilingkod. Sabi nga ni Joshua, as for me and my household, we will serve the Aba Yahawa, our alahayam. So ganun din tayo, katulad din tayo kay Joshua. No, walang bibitaw. Kapag may problema, kapag may ano, sabihin natin sa ating kapatid, sabihin natin sa atin, sino-sino bang magtulungan kung hindi tayo. O baka ipanalangin natin kay Abba at yung kanyang pangako na sabi niya, all these things shall be added
unto you. Mangyayari po yan. Kunting panahon na lang, mangyayari po yan. Nakikita namin dito sa taas ang kaganapan at ibubuhos po yun ng Apa. Meron siyang gagamitin. Kahit pa itong mangyaring eleksyon, may eleksyon at wala, ang matutuloy ang divine government na ang mga Operian Heritage Conservatory o sa loob ng covenant ang siya pong magdadala nito. Wala pong ibang nagdala ng covenant sa panahon ngayon. Nag-iisa lang po ang ating brother OHC. Kaya tulungan natin. Tayong lahat ay kapit-bisig bilang magkakapatid, magtulungan, magunawaan, magmahalan. Huwag na yung tampo-tampuhan katulad ng Babylonian. Huwag na yan. Hindi kasi tayo ngayon love. Eh. Hindi na uso yung love. No? Sabi nga, ang ating revise nga sa Bible, eh, kapag sinampal ka sa pila, aba huwag mong ibigay yung kabila. Sinampal ka sa kanan, huwag mong ibigay ang kaliwa. Yun po ang kasi ginawa nila yun, kinurap nila yun para habang sila ay sinisikil ang kanilang nilulupig sa pamagitan ng relihiyong Kristyanismo ay naturuan nila ang tao, mindsetings po yun. Kaya kinurap nila ang Biblia para hindi gumanti. Ay sabihin naman nila, ay ang ano na lang, sabi sa kanilang salita, sa ang Diyos na lang ang mag-higanti sa'yo. O diba, ginamit pa nila, totoo talaga yun. Kanilang Diyos, pero sa atin, ang alahayam, ang bahala sa atin. Diba? Binigyan nila tayo ng pinalitan nila ang Biblia, inalter nila ang Biblia para sa kanilang nasasako. Pero yun po ang ano eh, yun po ang kagandahan eh. Sa huling panahon, kahit inago nila ang Biblia, ay lilitaw pa rin ang katotohanan. Kaya malapit na po, kapag i-release yung ating bagong revise ng Bible, magigimbal po ang nasa sentro ng Babylonia. No? Bakit nakalabas yan? Sino ang nagbigay ng leak? Bakit ay naiano pa rin yung katotohanan? Kaya napakapalad natin na mayroong brother OHC at mayroong ang Aba, yung ang Aba Yahawa sa ngayon ay nagpakilala sa atin. Kaya magtaka nga, bakit tayo kaagad nakapasok sa covenant samantalang yung iba, o di ba, ang tatalino, may mga abogado, pero meron din naman tayong mga abogado, ha, mga politisyang kasama. Kumbaga, may mga pinili lang talaga. Okay? Kaya napaloob tayo doon sa mga mapalad na pinili ng ating Aba. Kaya bilang inyong kapatid, sakawan, si Kuya Leon ninyo, ay ako'y nakikiusap sa inyo na magpakatatag, maging matibay po tayo sa ating pananampalataya. No? Sunod lang tayo sa Kanya. Yung ating mga hangarin, sabi nga ni Bro OHC, kapag kayo ay yumayaman dahil sa inyong pagsisikap, yan ay dahil sa inyong pagsisikap. No? Pero ang pagpapala ni Aba Yahawa, kahit hindi ka magsikap, ibubuhos yun sa atin. Nakuha niyang ibig sabihin? No? Kasi ibibigay yan sa atin ang Baba. Hindi natin paghirapan. Pangako niya yan. Pangako niya yan. Kung paano yung ibang bansa, ang Saudi, ang Japan, kita mo. No? May mga subsidy sa gobyerno. Higit ang ating matamasa pagdating ng araw. No? Nandiyan na po, kumikilos na po. Papasok na po ang pagpapala para sa atin. Kaya tuloy lang po kayo dyan at maging mapagmatyag. Kung ano pong conviction sa inyo ng Aba, ay sunod lang po tayo. Basta kami, tuloy kami dito, tayong lahat, kayo rin, ganun, magpakatatag. At mas lalo pa atang i-share ang video ni Brother Oichi para marami pang maambuna ng pagpapala. No, kasi marami pa naman talaga sa pamilya natin. Maraming ayaw. Basta't kung ayaw, huwag nating pilitin. Ganun lang yon. Hindi po ito katulad ng ipanalangin na lang natin. Yung iba na wala pa, i-share natin yung video, tuloy nating i-share. I-share lang natin i-share hanggat may internet pa. O di ba? Pagdating ng araw, wala nang internet. O hindi, mangaral na tayo ng mangaral. So, ganun lang po mga kapatid. Nawa po ay nakatulong po ang mensahe ng ating Aba sa inyo sa Hong Kong chapter. At ang dalangin ko na magsitatag po tayong lahat. Salamat sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Aming mahal na Alahayam, salamat po sa aming napag-aralan. Silyuhan mo po. At nawa po ay hindi po maagaw ng kalaban. Salamat po sa susi na ibinigay mo sa amin na kami rin ay magiging susi din para sa kaligtasan ng iba.
Bigyan mo kami ng katapangan na ibahagi po namin ang mga video ni Brother Roitzy or ipangaral po namin mismo, Ama, sa mga taong nakapaligid sa amin. Bigyan mo kami ng wisdom upang ma-absorb po namin ang mga videos ni Brother Roitzy at makatulong po kami sa loob ng iyong covenant. Pagpalain mo, Aba, ang iyong mga anak sa Hong Kong chapter at lahat ng chapter sa buong Operian Heritage Conservatory. Pagpalaingatan mo at pagpalain ang mga priest o sa priesthood sa pangunguna ni Brother OHC, ang BOA, kay Bro Sinin. I-bless mo po lahat, Joshua, Isaiah, lahat ng mga kapitana, henerala, i-bless mo po. Aming alahayam, nagtitiwala po ako at alam ko po na ang oras na ito ay naging matagumpay dahil sinamahan mo po kami. Huwag na huwag maagaw ito at manatili sa aming isip at puso. Laging bukas ang aming diwa. Salamat po sa pagpapalang ito. Sa pangalan mong banal, Aba Yahawa, aming Haring Misaya Yawasay, at sa diwa mo, Iyada Halalwaya Alahayam. Iyada Halalwaya Alahayam. Iyada Halalwaya Alahayam. Why?
Haleluya, 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 haleluya. Yada. Yada. Haleluya. Ya Elohim. Saya. Are we blessed po? Maraming maraming salamat aming gabihin paring yun. At sadyang na nabibless po kami. So, ngayon mga kapatid, meron tayong may time ano ba tayo, duration. Siguro mag-ano muna tayo ng mga kung may mga gusto pong i-clarify yung ating mga kapatid sa ating narinig kay Prisleon. So, ang aking kasamang host tonight ay si Sis Axel. So, open for Q&A na po tayo. Mag-question kayo kung ano yung mga question nyo, kung ano yung gusto nyong iliwanag pa or meron po kayong mga saloobin. Open po. Open na po tayo. Mga kapatid, raise na po kayo. Okay. Okay, huwag po kayo mahihiya. May question and answer pala dito. Makapag-live na. Pag wala na pong mag-visit ang ating butihing para makapagpahinga na po. Okay lang, mag-sharing-sharing lang po kayo. Pwede naman mag-tanong. Sharing na lang po. Lang daw po, sige po. Kasi may inanda po kami ng ni Sis Axel kung ayaw niyo magtanong. Okay lang din po sharing ko ano yung mga prayers niyo today, kung ano yung mga ano natin ngayong araw lang para sharing po tayo mga kapatid. Huwag pong mahiya. Doon sa pinag-aralan natin, pwede po kayo related, yes, related sa mga related, ano pinag-aralan ng natin ngayon para ma-dig in deeper natin. Kung mayroon kayong gustong i-clarify, nandito pa ang ating butihing pare, kaya mai-pound pa niya ng gusto. Pag wala naman, okay na rin, mag-sharing na lang tayo. Opo, opo. Malinaw naman siguro eh. Pag hindi malinaw, nandiyan naman si Bro Dan at saka si ano, Sister Carito Senar. Marami dito. Wag po kayong mahiya, tayo lang po, ilan lang tayo. Parang Bible study ba? Bible study lang. Ito yung pinaka first time natin na nagkaroon tayo ng Zoom leadership para sa ating kawan. Na yes, kaya study Torah. Yung mga nag-aano, yung mga nagre-request, yung mga nanghihingi. Yes. Ito na po. Kaya wag roll call muna. Patawag ako. Ay, unahin ko si Sis Glenn. Kasi nung last Zoom natin, ikaw talaga yung nag-remind sa gawain na po. Nakangala lang siya. Okay po. Pagpalang gabi po, Pres Leon. Maraming salamat po sa iyong ibinahaging sa gabing ito. At sa lahat din ng mga kapatid ko dito sa Hong Kong, magpagpalang gabi po sa lahat. Para sa akin po, malinaw po lahat yung pinahayag po ni Brother, ni Priest Leon. Wala po akong question doon. Naunawaan po. Malinaw na malinaw po. Basta pakatatag lang po tayong lahat. Sunod lang po tayo kung ano po yung man. Kung ano po yung sinasabing righteous, na mamuhay tayo ng righteous. Kasi nandito na tayo sa kawan eh. This is our chance. Huwag na po nating palampasin ito dahil wala na pong second chance. Kung malaglag pa tayo, wala na po. Ito na po yun. Kaya kahit anong mangyari, anong alam naman natin on the way, marami talagang pagsubok. Kasi talagang titirahin tayo yun eh. First tao, huwag lang tayong bibitaw. Sama-sama po tayo. Yan lang po. Thank you. Bless po sa lahat. Okay, Sis Axel, ikaw naman po magtawag. Sinong mapupusuan mo dyan? Wala ko siya, yan aking mag-sharing eh. O, pwede rin po. Sharing lang po ba? Sharing ka lang. Sir Anali, no? Sir Galiardo, baka meron niyang ano? Galiardo, sige. Sir Anali, Galiardo, baka meron ka po
gustong i-share para sa ating mga kapatid? Sige po, good evening po sa ating lahat, lalong-lalo po kay Priest Leon. Salamat po, Brother Leon, sa mensahe na yung binahagi sa amin. Napakalinaw po kasi sa lahat-lahat ng mga iyong mga binigay para sa amin. The food for our spirit po ngayong gabi. Ang righteousness po ay napakahalaga po sa atin. Kahit wala, mapangalawa po yung pagmamahal. Ang pinaka-importante po yung righteousness po. Kahit anuman pong mga pagsubok na darating sa buhay natin, kahit pinutuliksa po tayo dito sa loob ng kawal, magpakatatag po tayo. Correct. Kahit nandyan po si Taning sa tabi natin, tumawag lang po tayo sa ating Aba. Eda. Sa lolo. Help. Ganun po. Salamat, sis. Salamat, sis. Thank you. Asin lang po. Kapag gustong mag, ano dyan, maglabas ng saloobin, sharing lang po tayo kung maya. Sige po, asin pa. Katil tawag po kayo ng ano, kasi nahihiya sila eh. May taga-Hongkong po lang mahihain. Dahil yun, first time daw namin mag-ano. Lagi po kayong mag-ganito kahit walang priest. Mag-ano po kayo para lalo kayong tumatag, lumago, salita ng Aba. Okay. Hey. Tawagin, siguro si ano, may nakita ko eh. Siguro si Sis May Jane. Sis May Jane, nandiyan ka po ba? Sis? Ay, hindi. Hello. Nakita ko siya. Wala kayo marinig. Narinig ka namin na. Wait lang. Narinig ka namin. Magbibigay lang pa ako ng verse sa Daniel 12:4 ba yun? Yung wag po tayong tatakbo ng parito at paroon. Ibig sabihin, dito na tayo sa loob. Wag na po tayong lumabas tapos babalik na naman. Andito na po tayo sa last na ano, sa katapusan ng daan. Dito na tayo. So, dito na po tayo. Magpakatatag lang po tayo. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you. Okay, sino pa po ang gustong mag-ano? Ang gustong mag-share. Tawag si, kayo, tawagin niyo. Nanay Liz, gusto ko marinig yung ano mo about righteousness kasi yan ang lagi mong pangaral sa akin eh. Sa akin, lalo sa akin, yung righteousness niyan. Nay! Kayo talaga ah. Righteousness nga talaga. Kasabi sa akin. Pakabait kayo ha, pakabait kayo. Sige po. Sige po. Pakabait kayo, mga kapatid. Righteousness is always righteousness. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. Tama po ba? Tama po. Ba, hindi naman po. Naririnig po ba? Sandali lang. Loud and clear. Loud and clear po. Hello po. Naririnig po ba? Loud and clear po. Mayroong grounded na ano. Headset. Magandang gabi muna po. Magandang gabi po. Praise Leon. Ang gabi na. Sa napakagandang mensahe ng ating Aba na ibinigay sa atin ngayong gabi. Tunay nga po that the righteousness ang pinakabuod dito dahil kung wala ito, malamang at malamang ang tama ay maging mali. Napaka encouraging word ang mga narinig namin ngayong gabi. So, mga kapatid, ang tanging napag-aralan natin ay
ilagay natin sa ating mga puso't isipan para mailayo tayo sa kapahamakan. Kaya lagi kong sinasabi, lagi kong idinidikdik hanggat maaari sa kaisipan ng bawat isa sa atin at ako man din sa aking sarili ay ang righteousness ng ating Aba higit sa lahat. Dahil kung malayo yun sa atin, patuloy at patuloy tayong nakakaisip ng wala sa kaayusan. Kaya ang laging lumalabas sa aking bibig is yung ang tama ay tama at ang mali ay mali. Ang righteousness ng Aba is kung yun ang lagi nating ilalagay sa ating puso't isipan, magiging matuwid ang ating daanan. Tumingin, pumokus sa Kanya lamang at huwag sa tagiliran, kundi focus lang sa Aba. Ang Kanyang will sa buhay natin is sumunod na may kapakumbaba ang loob na puno ng may takot tayo na gumawa ng mga bagay na hindi naaayon sa Kanyang kalooban. Ang ating pagsunod, totoong-totoo, kung mayroon tayong yung bang laging naka-angkor yung ating kaisipan sa Kanya, sa kahit na anong ginagawa natin sa buhay, that is what I am doing kasi, na kahit na anong ginagawa ko, lagi akong nagtatanong sa Kanya, lagi akong palasumbong talaga ako sa Kanya. Ito po ba ay tama? Dapat ko bang sabihin? Ito po ba ay naaayon sa iyong kalooban, Ama? Yung laging nakaangkla ang ating kaisipan para hindi tayo madaling mahulog. So yung righteousness na sinasabi ng Aba, kung yun ang nasa puso't isipan natin, makakalakad tayo ng may katuwiran, ng may kabanalan at ng may masayang puso't isipan. Kung ito yung laging ilalagay natin sa ating isipan, nakakatulog ka ng mahimbing, nagigising ka ng masaya. Kaya kung ano pa man yan, dahil tayo prone tayo sa mga nangyayari, napakadali nating mahawa sa mga nadidinig natin at sa mga nakikita natin kung yun ang pagtutuunan ng ating pansin. Ngunit kung sa Aba tayo nakatingin, ano pa man yan, no effect sa atin. Kaya huwag natin pansinin yung kung ano pa man na nandi dyan. Kasi andyan lagi na naka-abang sa atin like a roaring lion. Eh, wala namang alam yan. Yun yung naririnig ko. Kung hindi tayo magsasalita, kaya kung hindi rin lang naman nakakatulong at nakakabuti, mas mabuti nang wag nang magsalita, magpuri na lang sa Aba. Mas mabuti pa. At yung kung tagtag tayo ng mga pasanin sa buhay, sa Aba na lang tayo pupunta. Wag sa iba, kundi sa Aba. The best way na gagawin natin. Magkaroon ng kaayusan ng lahat kung tayo sa ating sarili iaayos natin.
napaka linaw lahat ang mga videos ng ating OIC at ang mga turo ng ating mga priest. Kung ito ay pagtutuunan natin ng pansin, ang lahat ay may kaayusan. Ang lahat magiging tama at tama lang. Mga kapatid, huwag na tayong sensitive masyado. Huwag tayong mag-sink in sa mga emotion dahil dito tayo mawawala, kundi maging masigasig, magpuri na lang sa Aba para huwag yung imot-imot na yan. Maaalis yan pag tayo nagpupuri lagi. Yun yung lagi kong ginagawa para hindi ako mawala. Pinupuno ko yung aking puso't isipan ng pagpupuri at pagsamba in my innermost being. Laging kumakanta yan kahit sintonado sa labas. Laging umaawit yan. Kahit yung mga, kung ano man yung aking mga ginagawa, ginagawan ko ng kanta, pagpupuri sa Aba, sa loob ng aking puso, sorry na lang, pag inilabas ko, sintonado na, baka sintokinsi pa yan. Pero, doesn't matter for me, as long as my heart is, kumakanta talaga yan, yung aking kalooban. Kaya, sino ang ayaw maging maganda? Kung lagi kang kumakanta, lagi kang maganda, lagi kang nakangiti, in spite of all this na naririnig, nakikita natin, kung may saya sa puso, may saya sa mukha. Yeah, magmumukhang bata at laging maganda, papuri lagi sa Aba ang banggit ng bibig. Napakabuti. Napakabuti. At yon ang nais ng Aba, yung lagi tayong nakaangkla sa Kanya. Yun yung aking naiintindihan. Yung righteousness is always in your heart. So difficult for us to do wrong. Laging ang tinitignan natin yung kabutihan ng Aba. At ang aking laging iniisip pa is yung may mata na nakatingin lagi sa akin, kaya ako'y takot na takot. Yes. Alam na alam niya kung ano man ang ginagawa ko when I'm stand, when I'm sitting down, whatever I do. Nakikita ako ng aking ama, nakikita ako ng aking tatang, kaya ako'y takot. Ako'y takot na magkasala. Aking puso, takot ako talaga na magkasala. Hanggat maaari, gabayan ako ng Aba sa lahat ng aking ginagawa. At sa Kanya lahat ang papuri. Uy, may nag-resign na. Tama na daw ako. Sa inyo na rin. No, continue po, ate. Po, mga kapatid, napatagal na ako. Yun naman na. O sige. Kinuha ko na naman na lahat pasa ng aking naman, ano. Floor is yours. Yung mga nanay natin. Mga golden ano ng mga nanay natin. Sige, Nay. Ano po? Go ahead po, Nay. Oh. Yeah. Hindi, may nag-raise hand na kasi para pinapatigil na ako. Oh, no, it's mo yan. Not. Nag-raise lang yung para naka-line, ate. Oo. Sa iba naman, kasi makukuha ko yan buong magdamag. si Naycha naman, kasi tapos na si Nayles. Dito naman kay okay. Naycha, yung mga nanay natin. Oh, sige po, Naycha. Thank you. Thank you po, Ate Flor de Lisa. Sis, kapatid, Ate Flor de Lisa. Napakaganda po ng inyong mga sinabi. Pero una sa lahat, magandang gabi po at maraming salamat po aming Priest Leon sa napakaganda pong mensahe ninyo. Mga kapatid, salamat po sa pag-join nyo dito sa first time nating pag-Zoom with the Priest sa ating kawan. Anahin ko lang po doon sa mga sinabi ni Ate Rodelisa. Napakaganda talaga yung righteousness. Yung righteous na divine righteous. Kasi kung self-righteous, hindi maganda. At ang ganda ng tinura ng Ate Rodelisa na every beat ng ating diwa at saka yung natin kilos na nakadepende nga sa mahal na Ama
takot tayong gumawa ng mali. Dahil alam natin, merong nakatitig sa atin. Kasi sabi nga po ng mahal na mensahero na nagkakaroon ng ano, ang first na wisdom na maano sa atin is yung takot. Magkaroon ng takot sa mahal na ama, sa mahal na Yahawa, Aba Yahawa. Kasi pag yun ang nasa puso natin, talagang ano, hindi tayo makaka at sa ating ano na maiiwasan natin yung gumawa ng hindi talaga maganda. Dahil alam natin merong nakatungay sa atin. At saka alam natin na wala ta sa ating perfect. Nandoon yung paminsanan o kaya ano na magkaroon tayo ng mali na nagagawa. Pero kung tatanggapin lang kung ano yung mga anumang mali ang nagagawa natin, kasi nasa pagtanggap ng mali yung nagawa natin, kaya natin pwedeng itama. Pero kung patuloy tayong magmamaang na lagi tayong nasa tama, hindi natin maitatama yung mali na yun. Kailangan tanggapin. Dahil wala sa ating perfect, magkakaroon tayo talaga ng mali from time to time. Pero tanggapin natin kung ano yung mali na gagawa natin. Para magkaroon po iyon ng ano, pagtatama at pagbabago sa ating buhay. Sabi nga eh, ano, malayo pa ang ating galakbayin. Pero pag nasa puso natin ang mga natunghayan nating bagong ano, bagong guides atin ng ating mensahero. Hindi difficult yung maghakbang sa ibinigay niyang daan. Madali dahil nandoon yung guide. Nandoon ang guide ng mensahero para sa atin. At sabi nga ng Brother Press natin, Brother Press Leo, na nandiyan sila, nakatunghay din sa atin. Nag-aantay lang sila na kalabitin kung kailangan natin ng tulong nila. Nakaantabay sa atin. Yan lang po. Yeah. Maraming salamat po mga kapatid. Yes, sir. Salamat po na sa inyong binahagi. Ang susunod po natin tatawagin ay si Bro Dan. Go ahead, Bro Dan. Yeah. Yeah, da. Hindi pala ako naka... Kami pala ako. Sisa na kayo sa ano pa, sa naka-virtual kasi ako, hindi ko matanggal yung virtual. Mamaya pa yan mag-clear up. Sis Jennifer, mute muna kita ha. Kasi grounded po yung ano mo eh. Sis Jennifer Magnaye, grounded po yung ano nyo. Mute po muna kita, patid. Pensya na po. Yeah. Siguro naka-headset siya. Tapos, pero pang isa. Sino pang grounded? Si, parang si Sis Joanne. Okay, siya na po ha. Yan kasi pagka nag-grounded po yung ano nyo, yung mic nyo, kayo yung lumalabas sa screen. Yan po yung iniiwasan natin sa trumpeter na ganyan, na agawan natin yung screen ng sa salita. Yan. Okay. Sige po. Speaking of righteousness po, may isa-share lang po ako sa inyo. Hindi po ako magtatanong kay Pres Leon. Check mo lang po, Pres Leon, kung tama yung ano ko, yung ginawa ko. So, noong nakarang araw, di po ba ang workplace ko ay marami kami? Ano kami dito? 20 na Pilipino. So, last year, sumasali ako ng mga ano yan, mga ex-mas na yan. Party, yan, bunutan. Pero this time, nag-stand for truth na talaga ako. Na no, hindi na po ako, hindi ako sasali ngayon kasi kinabubunot nila ako.
para doon sa Smith. Sabi ko, hindi na. Pasensya na. May nagtanong sa akin kung bakit. Sabi ko, it's a pagan celebration, sabi ko. Na, hindi na ako nag-explain. Sabi niya, okay, sige, thank you. So, kita ko doon na nagmamature tayo. Na me personally kasi nag-i-stand for truth na tayo. Dati, no, nasa ex-chan tayo, ay umaayon tayo kung ano yung gawain ng Babylonian. Ganun pa rin tayo. Akala ko nga nun sa ex-chan, yun na yun. Pero bakit sabi ko? Parang wala naman nagbago. Kaya kina-question ko minsan yung mga celebration na yan. Nawala nga lang yung mga santo-santo. Pero same pa rin. Sumusunod tayo sa celebration nila. Lalong-lalo na yung Christmas na to. So, by this time talaga hindi na ako sumali. Sabi nila para daw maging masaya. Ay, sabi ko hindi na. Sensya na. So, yun lang. Medyo ano sa kanila pero para sa akin talagang parang nakawala ako sa ano, para akong nabunutan ng tinig kasi lalo na dito in-explain ko sa kanila na ito na since early this year sabi ko na tagpuan ko ang katotohanan. So sa Leviticus chapter 11 ay strictly, sabi ko, nasusundin ko na ito. So, tinignan nila yung Leviticus chapter 11. So, nakita nila doon yung mga unclean food na bawal kainin. Yung iba, siyempre, hindi nila maintindihan. Pero yung iba, hindi na lang sila nagsalita. So, okay, sabi ko, ito na hindi pinakain ngayon. Number one, sabi ko, paboy. Tapos, pangalawa, sabi ko, yung mga seafoods na gumagapang sa ilalim ng tubig tulad ng pusit, hipon, yung mga isdang walang kaliskis. Ayan, sabi ko. Explain ko sa kanila. Mga seashells, sabi ko, hindi ko na yung kinakain. So hanggang sa dumating yung time na ako nahihirapan ako mag-adjust kasi araw-araw, dululo, sila baboy. Diba? Laging baboy. Sabi ko, actually ako yung baboy na yan. Yan, according sa research, sabi ko, yan pinagmumulan na. Sakit, sabi ko. Bakit may high blood? Bakit may diabetes? Iba-ibang sakit, sabi ko. May komplikasyon o ng cancer. Kasi sabi ko, kaya nga pinagbawal yan. Kasi marumi talaga yan. Eh. Scavenger yan ng lupa eh. Kumbaga sa lupa, lahat ng yanumbo dyan, kahit dumi niya, kakainin niya. Kahit dumi ng tao, kainin niya. Lahat yan. Ipaliguan mo yan. Mamaya, balik na naman sa puti ka na. Lulubog, kakain na naman ng marumi. So, paano daw yung ano? Paano daw yung mga pinakain ng kids? Ganun pa rin yan. Marumi pa rin. Talikod mo, dumi yung kasama niyang baboy. Kakainin din niya yun. Ano niya ng ilong niya, di ba? So, marumi talaga. So, ganun din sa mga ibang ano, binanggit sa Leviticus. Yun. Unti-unti naman nila na ano, hanggang sa dami nilang ano, sabi ko, ako na lang bumili ng sarili ko pagkain. Ngayon, pasalamat ako sa Aba kasi binigay nila yung food allowance ko and then ako na lang bumili ng sarili ko pagkain. Yada. Alam niyo ba, pinag-fastingan ko yun ng isang araw yan bago ko sinabi sa kanila na bubukod na ako. Kinabukasan, granted. Yeah. Diba? Doon ko napatunayan na kahit na simpleng ano lang, nagpapakita ng sign ang Aba na ano niya tayo. Ina-acknowledge niya yung pagtawag natin sa kanya. Tuwid na panalangin. Yes. Kasi narinig ko kay Brother OHC, sabi niya, pag-fasting po bago mo sabihin. Araw lang po. Totoo po yun. Napaka-effective talaga. Manalangin ka, mag-fasting mo. Napaka-effective. Napatunayan kayo sa sarili ko. At pinetestify ko lang sa inyo kasi.
baka may dumating na same na situation sa inyo, try nyo rin. Depende po yun sa ano yun, sa faith nyo. Ayada. Ayada. Okay po, salamat po. Okay. Oh, may humabol, nagtaas si Sister Imelda. Okay, go ahead po, Sister Imelda. Ikaw na po. Thank you, Brother Dan. Sana si Sister Imelda. Nakamute po yata. Unmute niyo po yung microphone niyo, sis at Imelda. I-coaching muna kasi hindi siya masyadong unmute. Teka lang, kami na lang mag-unmute. Sige. Naka-unmute naman kanina. Yan. Okay na po siya. Okay na po. Hello, good evening po sa lahat mga kapatid. Ako'y masaya. Muntik na akong nalang wala na pala akong battery. Salamat po. Good evening po, bro. Please. Leon. Ang speaking po sa ano, sa righteousness, totoo po yung sinabi, totoo po yung pagka-righteousness talaga na ano, dapat natin magkaroon tayo ng righteousness. Kasi sinabi dito sa ano, sa Psalm 97 po, verse 2, sabi niya, righteousness and justice are the foundation of his throne. So, napakahalaga po ang righteousness sa ano, sa kingdom ng ating Alahayang. Tapos yung ano po, yung disiplina po sa sarili. At saka yung pagpapasting po, kung hindi natin po kayang disiplina ng ating sarili. Ang experience ko po is ano, yung ginagawa ko po yung kalooban ng Ama. Napaka-epektibo po yung prayer and fasting po para patungo po tayo sa righteousness. Kasi dito po yung pagpapasting natin is ano po, yung para sa akin lang po is talagang dito mo madidisiplinahan ang sarili mo sa bawat senses natin. Umaayon siya po sa ano, sa katuwiran ng ating Aba. Madali lang po masunod yung ano, yung kagustuhan niya kung ano, may disiplina po tayo sa ating sarili. Yun lang po, salamat po. Yata. Da. Sino pa pong gustong mag-share? Go ahead po kung meron pang nais mag tawagin isa-isa. Para masaya. Pala nakapagsalita. Next na lang. Okay, next. Piano na lang muna. Oo, yan. Si Jolie. Tawagin isa-isa, baka hindi makatulog ng maaga yung press natin. Oo. Ilan ba tayo? Short. Pag ano tayo ng time 9. Hanggang 12 lang tayo na. Hanggang 12. Pwede na bang mag-exit ang ating buting pare? Baka mag-ano na siya, tayo na lang mag-share. Kasi baka sige, mag-sharing na lang kayo. Bago po ako mali, sinong mga ano, yung alam yung Galatians 5:19? Yung Galatians. Yung fruit of the Holy Spirit po. Yan, di ba kay Pablo yan? Opo. Oh, Galatians 5:19, fruit of the Holy Spirit, kay Pablo yan. No, equals righteousness. Righteousness lang po kahit wala yan. Righteousness. Tama. Tama po. Tama po. Pinabulaklak pa niya, pinabulaklak eh. Oo, pinaparami lang niya. Pero sa ano, sa parami covenant. Masabi lang. Yes. Sa covenant, ano lang po, righteousness. Oh, ganun lang po. Mag-leave na po ako, mga kapatid. Oh, salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Bless po. Bye. Paulitin po. Salamat po. Sana bukas ulit po. Makikita ka namin bukas, bro, please. Sa station ng radio. Sana araw-araw. Salamat din po, Pris, Leon. Isa-isa tayo, isa-isa. Oh.
Since mag-isa-isa tayo, start tayo kay Night Perle. Ate Perle, ikaw na. Tahin yes. natin yung ano, from the, ano, according to the age, highest. Pababa. Nako, according to talaga age. Ah. Para mo nang sinabi ang totoo ah. Ayun. Ayun nga. Bloody Lisa. Hindi, ano lang, lang namin yan. Ay, tayo na makatulong pito sa ngayon. Aming mga nakatatanda. Si Nay Perlina, go ahead na. Nay Perlina. Oh. Pwede okay. na tayo magtanggal good, ng head. Good evening sa laba. Good evening sa lahat. Hey, na-exit okay. naman yata si Bro Pris. Wala yeah. na? Umiksit na? Pwede okay. na lang. Kasi isa na lang. Pwede pa siguro i-off yung record. Na tayo. Relax na kayo. Tayo. Oo. Sige. Eh, wala naman akong alam na sasabihin dito kundi magpasalamat sa Abayahawa at nagkaroon tayo ng mga ganitong time. Yun ang pinaka ano natin dito na ibigay na naibigay na pagkakataon sa atin na kahit na yung sabi ni priest kanina, kahit na walang priest, pwede natin itong gawin. Andun naman yung, andito naman tayong lahat magkakapatid. Andyan naman si Brother Dan na lalaki natin. Oh, meron pang isa dyan. Papasok pa yun. Hindi meron tayong hindi patulog. May mangunguna sa atin. At saka salamat sa nag-ano din dito, nag-request kay sisi natin. Salamat kapatid. Salamat din sa nagpagamit ng Zoom. Salamat sa iyo, Brodan. Ay, okay po. Basta Tuesday. Para patuloy kahit na ako dito is buti na lang alas 11:30 na kasi kung kanina wala, hindi ako puring magsalita. Inantok na yung bantay ko dito kaya umakyat na. Ay, salamat makapag yun ako. Ayun lang. Salamat sa lahat. Pagpalain tayo ng ating Abayahawa. Yeah. Natin gawin yung righteousness na sinasabi pero kailangan din nating tignan kasi may righteousness na baka sa self naman yon, may iba na tuloy. Okay. Kailangan nating panindigan yung spiritual righteousness na na dapat nating sundin. Huwag isali yung ano dito, yung self kasi mababaling tayo sa kabilang bangir. Alam niyo yung kabilang banger? Sa kabilang banger. Oo. Kabilang banger. Sa kabilang side. Ayun. Kaya mag-focus lang tayo mga kapatid. Salamat, yun lang. Thank you po. Okay, next. Sinong next? Next na lang sasabihin namin. Next na lang sasabihin ko para next automatic. Yan next. Ako, nakita ko si Sis Lerio. Ayan, Sis Lerio. Reading yeah. na ako. Mm-mm. Nung nakaraan, hindi rin niya nakapagsalita. Ikaw na po. Ay, moderator, di ba magsasalita? Ayan, si Sis Jolifren daw. Later po kami, pang ano, pang huli, pang closing. Salamat. Kasi, ano, gustong-gusto ko na matulog eh. Oh, sige, masalita na para makatulog na. Sige na, para mabilis. Alas 12 na. Magandang gabi po sa lahat. Oh, kunti na lang muna. So, yun na nga ang sinabi ni Ate Flor de Lisa na pairalin po natin ang katwiran ng alahayam, di po yung self-righteousness natin kasi kung sarili natin yung sariling katwiran lang natin ang papairalin, malilis po tayo ng landas, hindi po tayo maka-align sa ano sa kalooban ng ating alahayam. So yun po, panatilihin ang pagpapakumbaba, humility, pagkakaisa, unity po, pagkakaisa para po na lahat po tayo ako nandito na mapipili hanggang sa pagdating ng ating Misaya King Yahweh. Yun lang po mga kapatid, maraming salamat po. Good night po. Be blessed. Good night. Congrats po sa motor niyo. Good night po. Good night. Bro, pinicturean ko lang yan, bro. Oh, sige. Ah? Sabi ko kay Mr. Next po, kasi wala na tayo po. Sige, bye. Bye po, good night. Oh, sige, sinong next? Wala nang mag-next. Sis Actil, ikaw na. Ikaw na, Sis Actil. Sis Actil na daw. Oh, sige. Para sa akin naman kasi, tama naman talaga, divine righteousness. Lalo sa dito sa kapatid natin, alam naman natin kung anong
kung ano, yung mga past natin, di po ba? So, dahil nasa covenant na tayo, tama po talaga na sumunod tayo sa kalooban ng alahayang. Divine righteousness, obedience. Sabi nga ni OIC, di ba? Just follow. Wala nang question, wala nang ganun. Kasi pag puro ganun, wala talaga. Hindi tayo aabante. Di ba, mga kapatid? Magiging tsa-tsa. Diba? Kaya nga po, ipabalik-balik na lang po tayo eh. Oh, magiging tsa-tsa kung sayaw. Yun po. Yun lang po. Yun lang po request ko para sa ating lahat na magkaisa po tayo. Wala na po yung mga kung ano-anong mga katulad ng dati. Di po ba? Kasi lang dito na tayo. Pagdaanan natin. Yada. Tamo. Tapos na lahat. Yeah. Mag-forward, hakbang yeah, sa bago. Magsimula tayong March panibago sa katuwiran. Divine righteousness po. Yun lang po. Maraming yeah. Salamat. Oh, meron pa? Sino pa? Wala na? Saan? Pwede mag-request. Baka pwede natin marinig ang boses ng ating generala. Kaya nga, bago natin mga generala. Yung generala, baka gusto nga mag-share. O sige, bago ako, yung generala muna natin, baka gusto mag-share po. O sige. O, tapos mag-end na tayo, eksakto ah. Okay. Sige. Sige po. Sige, 14 minutes ago. Okay. Wala, asa na yung ating ano? Diyan, si ano? Generala Hiraya Manawari. Magandang gabi po. Hiraya Manawari. Hello po, magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi din. Mapagpalang gabi po, generala. Gusto daw po naming marinig ang iyong ano po, saloobin po sa aming pinag-aralan ngayon. Kahit boses lang? Kahit boses lang, oo. Ano po, late po ako. Ano po bang ano niya? Kakaakyat ko lang po eh. Okay. About righteousness po. Anything po about righteousness. Encouragement lang po. Encouragement. Sa akin kasi po ang righteous yung ano, yung susundin lang natin, susundin natin yung sinasabi ng ano, ng banal na kasulatan, especially yung tinuturo sa atin ng mga priest and the OHC po. Ayan. Bigyan po natin ng time, lalo na especially lalo na pagka nagsusumpo tayo. Ayan, lagi po tayong mag-attend para i-avoid na ano, kasi po ang pag-attend po ng Zoom every wala siya. Wala, nasa work pala siya. Kasi ako. Yeah, ano, sige po. Lalo sa akin po, nanghihina po ang aking pananampalataya. Ngayon, pag nakakarinig po ako ng mga ano, mga Zoom, ayan, bumabalik po siya sa dati and then nare-realize ko na mas dapat bigyan natin ng time yung ano, pagbabasa natin ng Biblia, especially paggawa ng journaling, ganyan. Kasi po dati hindi ako marunong mag-journaling eh, pero nung natuto po ako, doon ko na-realize na, oh, kaya ko naman pala. So, yun lang po. Pasensya na po kayo, parang naglalayo. Medyo ano. Okay lang, Yada. Thank you po sa, ano, konting. So, nagugulan pa ako. Kasi pang po. Pang sa last na. Okay po, salamat. Parang napakabata pa ni Hemiralan. Oo. Okay, bata pa po ako. Okay. Ako na ba panlast? O sige, pantapos ko, end na tayo ha. O sige, ito lang yung share ko. Kasi itong araw na to, pagkagising ko, yung parang words of wisdom ko is yung alisin yung bagahe. Kumbaga, yung ang paglakad papunta sa kingdom is napakakipot ang daan. So, para sa sarili ko, pag marami akong bagaheng daladala,
hindi ako makakarating. So, the whole day talaga, the whole day, yun ang pinagbulay-bulayan ko na alisin kung ano yung mga bagahe na meron ako kasi para makalakad ako ng tuwid na padiretso sa kingdom. I think that's connected doon sa righteousness kasi hindi tayo makapapamuhay ng may kabanalan or divine righteousness. Kasi pag marami pa tayong daladala bit-bit, mga galit sa kapwa natin, mga galit sa pamilya natin, kung ano-ano pa yun kasi na katulad sa case ko na inaano talaga ako ng pamilya ko na nagkukulto na ako, yung ate ko sinasabihan niya ako na naging matigas na daw yung puso ko pagdating daw sa pamilya, yung mga ganun. So ang ginawa ko is pinagbulay-bulayin ko whole day yun na remove yung mga baggages na yun, yung mga luggages na yun, hindi na kailangan kasi maglalakad ako na makipot na dahil papunta sa kingdom. Hindi ako makakarating pag marami akong bit-bit dito, doon, tapos ganyan. Kaya sabi ko, okay, unload. I-unload mo lahat. I-unload natin lahat yun para makapaglakad tayo ng may righteousness. Kasi imposible na lumakad ng may kabanalan at righteousness na marami tayong bit-bit. Yung tapos na, tapos bit-bit mo pa rin. Imposible talaga yun. Kaya nagalak yung puso ko na narinig ko yung ano ng ating butihin pare ngayon kasi it's related doon sa pinagbulay-bulayan ko the whole day. The whole day. Sabi ko, it's a confirmation doon sa panalangin ko na tulungan mo ako, Ama, na i-unload yung lahat na meron ako na. Although sabi ko, binaba ko na pero without me knowing na nakakabit pa pala sa akin, kailangan ko ibaba yun as in totaling i-unload para makapamuhay ng may righteousness. Yun lang po. Parang connected lang siya doon. So, alam ko naman na hindi lang ako yung nakaramdam ng ganun. Marami. It's a challenge sa ating lahat na sana maisipan din natin yun na akala natin, binaba na natin, hindi pa pala, nakakabit pa pala. Kailangan nating putulin yun. Yun ang pinagbulay-bulayin ko the whole day talaga ngayon and connected sa ating pinag-aralan. Kaya na-blessed ako. Kaya i-share ko na lang po sa inyo. Yun lang po ang ano ko. Yun lang po ang ma-share ko sa inyo. Sayang, hindi ko narinig na. Maganda. Naka-record. Naka-record, sige. Okay, kailan po record ulit ang next Zoom? Next week po. Next week? Ang tagal? Nawag-gutom ako. Pag gusto. Pag kailan niyo gusto. Hindi. Pirami natin yung Zoom. Paano kung magsusum kayo eh, baka nabiyahe pa ako. Sino mag-o-open? Kaya once a week tayo. Every Tuesday lang po. Kasi may moderator ako ng moderator ako 7 to 9. Magkakaroon ako ng Zoom na sarili ko, gagawin natin tayo kahit gabi-gabi or ilan, every other night, pag ganun. Hanapan natin ang paraan. Just to encourage one another. But in po muna si Sinirala, hindi ko po narinig yung boses mo, sayang. Next time po. Kanina pa ako nagsalita, kung pwede ako tumagdag, hindi yung ako pinapansin na sige na lang. Ikaw na po. May time ka po si Sana. Sana Bel, go ahead ikaw po. Na po. Bawal magtampo. Huwag magtampo. Tampo, sorry po. Sige, kayo na po. Hindi kasi papapasok sa gino kaya hindi kasi ako masyado pwedeng magsatita dito. Ano? Hindi naman pala pwede eh. Pwede. Huwag mo patampuin bro. Sige po, go ahead na po. This is Anne. Tungkol doon sa family niya. Siguro hindi naman siguro ligid siya nakabasa doon sa post ko last week. Kuya ko nag-comment. Galit na galit. Yeah. Diba, sister, nabasa mo yun? Opo, opo. Although hindi ko na lahat kasi in Ilonggo, pero naintindihan ko po at saka napipil ko yung voice ng salita niya. Goon po, ate. Sagaw pa siya eh. Sabi pang stop it. Diba yun? Hindi niya lubos sa kalain na kung ano ako kasi ako talaga yun. Kumbaga sa pamilya namin na magkapatid. Wala akong kumbaga parang wala akong okay ako sa lahat ba? At sumusunod talaga ako. Kumbaga,
sa mga kapatid namin, madali akong i-approach. Maano yung kalooban. Hindi niya siguro isip. Lubos sa kanain. Gumanon ako na madali lang daw ako malintang. Huwag na huwag ko daw idadama yung family namin, mga kapatid namin. Kung gusto ko lang daw, you do it by yourself. Ganun ba? Kapag ginawa ko daw, siya ang una-una kong makalaban. Ganun, sabi niya. Pero pangatlo rin yun siyang nagsalita. First time na siya nagsalita. Meron pang iba nung mga una. Pero pinakagrabe yun sa kanya kasi kuya ko siya. Malapit kami sa isa't isa. Hindi niya hindi niya talaga na ano na gumanyan ako. Kasi kumbaga masunurin ako sa kanya. Pero hindi talaga. Yun talaga kasi umiiral na yung noon-noon pa man kung righteousness lang ang pag-anuhan, pag-usapan. Kahit anuhin ako ng ate ko noon, kung mali siya, mali siya. Ano talaga ako sa righteousness? Hindi ako kumakampi. Kaibigan, hindi yan sa akin. Kapag mali ka, mali ka. Kaya, ibalik ko lang ha, pero nakaraan na yan. Kumbaga, ano ko lang. Yung sinasabi ninyo noon na kami na mga admin dahil mga kaibigan, kampi. Hindi lang ako nagsasalita noon. Masakit man, pero ayoko nang lumawig pa yung usapan noon. Kasi sa akin, kahit best friend kita, kung mali ka, mali ka. Magsalita ako kung sabihin ko nga, hindi ako umaayon sa inyo. Pero when it comes sa kapatid, iba din naman. Pero wala ako. Kumbaga, kunting ano lang yung naramdaman ko nung nabasa ko yung tulot ng kuya ko. Kasi kung ano talaga sa akin na sino ba ang mas mataas? Ano ba ang sabi ng Aba? Sino ang mas mahalaga? Siyempre, yung katotohanan, yung katuwiran, yung matuwid na ano, righteousness, ang Aba talaga. Na ano sa isipan ko, kasi yung una kong kinakausap yung anak ko, it's only my own, ano lang, only son. Nasabi ko noon, mas mahal ko siya kaysa sa sarili ko. Mas mahal ko siya kaysa sa buhay ko. In which na kung nandito na ako sa OHC, na anuhan ko, natanggap ko na sa time kung dumating man ang panahon na hindi talaga pumasok yung anak ko sa kumilan, tanggap ko na magkaiwanay kami. Dahil mas mataas ang alahay ang isang sa akin. Alam niyo ba na tinanong ako ng anak ko? Ma, iwanan mo talaga ako, sabi niya ganyan. Ang sagot ko sa kanya, na sino bang mas mahalaga? Ikaw o siya? Yun lang ang sagot ko sa kanya. Hindi na rin siya sumagot. Kasi natanggap ko na eh, na mas susundin ko ang righteousness, ang alaya, hindi na kung sino pa man. Di ba? Tama. Masakit o masakit. So, kailangan ko talaga sundin yung ano, matuloy. Ay, ang sarap ituloy hanggang umaga ang usapin. Let's go. Bigay lang. Mag-inlang ako dan. Sandali po. Naiyak sandali na lang, bro. Yes, stand for truth, kambal. Ate, hindi ka nag-iisa, sis. Tuloy mo lang si Sanabel. Nakakaranas niyan. Kaya huwag tayong mag-give up ang mga mangingialam dyan. Lahat tayo nakakaranas, pero lagi kong sinasabi, nandito tayo, sila ang ating para sa kanila,
yung ating what could I say, paano ko sasabihin ito, sila yung ating ministry. Kaya wag tayong mag-give up, mga kapatid. Hindi lang kayo mas masahol pa sa akin, but I don't care. Kung hindi natin kaya ibigay sa Aba, siya ang mangingialam sa bawat sitwasyon natin. Hindi niya tayo pababayaan. Ang sakit sa dibdib natin, kaya niyang alisin at palitan ng kaligayahan. Alam natin na hindi niya rin sila pababayaan. Yeah. Yun yung aking ano diyan. Kaya huwag kayong malungkot. Pag-pray natin sila. May pare-pareho tayo ang kalalagayan. Pag tayo i-lift up natin yan sa Aba, kung iisa ang, kumbaga nagluluto ka at iisa yung kahoy mo, mahirap uminit. Pero pag tayo magkaisa para sa ating pamilya, because they are our ministry din, huwag kayong gigib up. Magkaisa tayo na itaas yan sa Aba. Hindi niya tayo pababayaan. Alam niya ang puso at damdamin natin. Kung talagang pinili sila, makakaintindi sila kung ano man ang ninanais ng Aba para sa kanila in due time. Don't be worried. Be happy. Hindi ka lang nag-iisa, kapatid. Meron akong ikikwento sa'yo. Kasi yung sa case ko, di ba may kuya ako na pare, may brother-in-law ako na pastor, may ate ako na seminarian. So basically, mga ano talaga sila, rooted sa Christian. Mm-hmm. So nung nandito na ako sa COVID, sabihan ako na yung mga nalalaman ko daw doon kasi ganito ganyan, nag-aral ako dati, nilagay ko lahat sa puwet at inupuan. Mm-hmm. Tapos ano na yung mga salita na masasakit na narinig ko sa from them. Tapos itong lately, di ba, naikwento ko sa inyo na ang mga magulang ko is mga may sakit. From the start talaga, hindi naman sa pag-aano, hindi naman ako nagkulang sa pagsuporta sa magulang ko. Dito na ako nasaktan. Yung mga salita nila na about sa mga kaalaman, hindi ako napiktuhan. Dito ako napiktuhan nung sinabihan ako na tumigas na yung puso ko pagdating sa pamilya. Hindi na ako ano. Tapos sinabihan ako na pinabayaan ko na daw yung magulang ko. Which is, ang sahod ko talaga lahat napupunta sa kanila. Yung bago lang naman nagkolehiyo yung anak ko, first year college pa lang naman yung anak ko. So bago lang ako nagsuporta talaga sa anak ko. The rest talaga sa mama at papa ko. So nung pinagsalita nila ako na dapat daw gagawa ako ng paraan para ganito, ganyan, ganyan. Ang dami nilang salita. So umabot sa punto na nasaktan ako, naapiktuhan ako. Anong ginawa ko? Binlak ko silang lahat. As in, lahat na kapatid ko, binlak ko talaga kasi ang iniwasan ko, ayaw ko nang makarinig ng masasakit. And then, ayaw ko nang makapagsalita ng masakit. Tama. Ang ginawa ko, tuloy ang support ako. Padala ako, pagka may sahod ako, padala ako. Basta yung support ako, hindi ko pinutol yun. Continuous. Hindi ko inalisan, hindi ko inanuhan. Basta yung support ako continuous, pero hindi na ako nakipag-contact sa kanila. Kasi yung mama at papa ko, sa totoo lang, gusto nilang manood ng mga video ni Brother O.C. Ayaw nilang papanoorin. Yeah. Ako nasasaktan. Kasi yung mga matatanda, pinapagalitan nila. Di ba may mga sakit na, tapos gusto manood. Huwag ka manood dyan, kasi kulto yan, ganun-ganun. Tapos nung minsan sa DOE natin, nakapuslit ako, inutusan ko yung pamangkin kong babae. Sabi niya na, Mama Joan, magtago lang ako sa cellphone ko, tapos papanoorin ko yung lulot-lula ko. So, nakapuslit ako that time, yung DOE na yon, yung mga pag-aalay sa DOE. Nakapanood yung magulang ko noon. Kahit gusto nila maniwala, gusto nila, ano, hindi, kasi inaano sila. Eh, wala naman ako magawa kasi nandito ako. Di ba? Sila yung nandun. Sila yung nag-aral. O sila yung nag-alaga. Yeah. Although ako yung nagsusuporta. Kaya nung minsan, last pong salita sa kapatid ko, sa bunso ko, sabi ko, ikaw ang nag-alaga, pero ako ang nagsusuporta. Kaya may karapatan din ako kung ano yung ipapanood ko sa magulang natin. Kasi mamamatay na sila. Hindi ba kilala. Yun ang iniiyakan ko. Pero wala akong magawa. Kasi ang dami nila, sila lahat kumukontra sa akin. Kaya sabi ko, a thousand may fall. I-unload ko na yung sakit na yun. Ibigay ko sa Aba. Yun, ginawa ko. Yun yung inano ko na. Ngayon, hindi na ako piktado masyado kasi sabi ko, pag ibigay ko sa Aba, ba't ka pababawiin? Kaya sabi ko,
ang bahala is ang Aba na. Kung ano yung kahihinatnan sa manulang namin or ano, alam ng Aba na I did my best, I did my part. Yun ang inaya. Kaya sabi ko, hindi na ako magsasalita. Yun lang. Hindi na ako nagsasalita. Mas maganda yung hindi na tayo magsalita. Ipanalangin na lang natin. Kasi pag nagsasalita tayo, tayo ang nagkakasala. Mas sakit. Tapos nagkasalita. Kaya sabi ko, hindi na ako, ano, binlak ko sila. As in, imagine mo yung anim na kapatid ko, binlak ko sila kasi ayoko magsalita ng masakit. Binlak ko silang lahat, yun lang. Pero yung support ako continuous. Basta yun lang yung magawa ko bilang nagmamahal sa magulang. Kaya, patuloy lang tayo, wag tayong mag-ano kasi pagpipigil naman tayo. Kayong matakot kung nasa tama kayo. Ako nga eh, oh, nagkulto na daw ako, nag-Muslim na daw. Takot na sila. Ay, nako. Sabi ko, wala akong pakialam sa kahit na anong sasabihin ninyo dyan. Basta ako alam ko nasa tama, tama, si, tama. Tama ako. Wala akong pakialam. Si, ano, kabatin, si mother ko noon, sabi niya sa akin, nagkulto na ako. Sabi ko, si nanay. Nanay, hindi kulto yan. No? Pinaliwanag ko hanggang sa niliwanagan siya. O yun, dumating baptize yung araw na nagbaptize na siya. Oh my God. Oo, sis. Di, sinabi rin niya akong kulto noon. Ano namang pinasok mo, kulto yan, sabi niya sa akin noon. Sa aking pag-uwi nga, hinahanda ko na yung aking sarili kung ano man mangyayari doon. O di wow. Pareho tayo, sabi ko ano mangyari sa atin. Lahat, pero hindi ko binabanggit yung words na kahit na anong mangyari. Hindi ko binabanggit. Bakit? Kasi makatibay kasi lahat tayo yun ang karanasan natin. Pero hindi ko binabanggit yung ano, yung words na kahit na anong mangyari, bakit? Kung ipinadaan kaya yung totoong mangyari, makakatayo kaya tayo. Kaya ang lagi kong hinihingi, tulungan mo thy ako. Will be done. Thy will be done. Hindi ko binabanggit yung kahit na anuman mangyari. Kasi pag binulay-bulay mo yung words na yun, nakakatakot. Eh paano kung pinadaan ang mga pangyayari, makakatayo ka kaya? Takot ako sa words na yan. Kaya tulungan mo ako, Ama, na ang Aba ang mangyayari. Mm-hmm. Yun ang bahala natin. Gabayan niya. Hindi ko binabanggit. Sige nga, padaanin nga kita sa mga pangyayari. Tignan ko nga kung gaano kakatotoo. Ay, natakot talaga ako dyan. Eh, hindi ko ginagamit. Eh, takot ako sa words na yan. Eh, tama naman po na ano. Hindi naman daan tayo tamahikipot na daan. Yes. But I never, kasi noon ang napagbulay-bulayan ko yung words na yan. Tumimo sa aking isipan, paano kaya kung totoong dadaan ang mga pangyayari at susubukin tayo kung gaano tayo katotoo sa binigkas natin. Baka hindi natin makayanan. Kaya takot ako. Natakot talaga ako yung naririnig ko. Talagang umuukil-kil sa aking puso't isipan na paano kung dumaan yung totoong pangyayari at doon matisting tayo. Ito pa nga lang eh. Issues pa lang, bumabagsak na tayo, eh paano pa kaya kung totoong pangyayari na para matisting yung totoong sino tayo? Ay, takot ako dyan. Kaya, darating naman talaga tayo dyan, man, kahit matakot pa tayo. Darating talaga tayo, paghandaan natin, di ba? Oo. Darating, pero ang tulong ng Ama, yun yung inaano ko, ang tulong niya. Bigay niya ako ng kalakasan sa lahat ng bagay. Walang Aba ang mangyari. Katulad sa sitwasyon natin na mga ganito. Kung baga, siya nang bahala. Oo. Kasi nga, ang ano ko, dadaan tayo sa makipot na daan, is yung pamilya natin, is luggages natin yun eh. Baggages natin yan. Unless nasaktan ako kasi yung magulang ko ganito, ganyan. Nasaktan ako kasi. Tapos, i-hold on ko yun. Tapos, paano ako makalakad doon sa makipot na daan? Kaya sabi ko, ililit go ko sila. Masakit man. Pero kalooban ng Aba ang mangyari. Kasi kung kumbaga, meron naman tayong mga pangako ng Aba na if I serve him with faithful heart and righteous
righteous life na mamuhay tayo, maliligtas din naman sila, di ba? Yes. Kaso, not in our well, paraan. Yes. Abas when. Abas when. Kumbaga, pagkaparaan na ng aba. Kasi katulad ng ganito ngayon na umabot pa sa, katulad sa kay ate. Abot na ng alaon. Last 12, takot na si bro. Talagang iiwan mo ako, ma. Tapos ako din. Po ito automatic eh. Ay. Tapos. Hanggang 12:15 ko lang siya inano, sinet. Naku. Naku. Oh. Eh, si Axel ba, nag-ano yan, nag-share na yan, nak. Tawa-tawa lang ng tawa. Tapos na siya, hindi mo narinig. Kaya, isa din yung pinanghawakan natin na hindi naman tayo bibigyan din ng aba ng ganong kabigat na hindi natin kaya. Hindi kasi natin kaya. Tama. Tawa. Kailangan yung alamin natin kung ano yung mga promises din ng Abba na magsabi tayo. Magsabi tayo na Abba's will be done. Katulad sa mga pamilya natin. Pero we should know what are those promises. Kasi ikiklaim natin yun eh. Na whatever it takes, kung anong mangyari, makaya na natin. Never leave me nor forsake me. Nandiyan yung magsusulking tayo, iiyak tayo, magtatampo tayo, ganito ganyan, pero pag na natagpas tayo dahil diyan, ah, iba na 'yon. Di ba? Oo. Nandiyan yung kagustuhan na yung may gusto. Ang ano eh, ang gusto mangyari yung kagustuhan niya na eh. Nawala na yung pagsunod. Si Job kaya, nga eh, di ba? Marami yung pagdaanan. Kaya, meron akong nakikita. Para itong gawin natin, no, pampaan sa sarili. Meron akong nakikita. Napakadaling gumawa ng kabalbalan, ngunit napakahirap magpakabuti. Yeah. Ito. Ano yan, ay? Itaas kasi ng ere. Ano talaga yan? Kung mayroon man... Yun yung sabi ko noon, Ed, yun yung sabi ko sa asawa ko. Kung mayroon mang napakahirap na gawin, yung ako yung mag, yung ikaw ay magpakabait, at kung mayroon man napakabilis mong gawin, yung ikaw ay magpakahayahay sa buhay. Lahat kaya tayo, ang pinakamadaling gawin natin is magpakasala. Hindi mo na kailangan i-practice yun eh. Automatic yun. Instant. Oh, may 3 minutes pa tayo. Sino pang gusto magsalita dyan? Ay, umabol na kayo kasi makarami na ako dyan. May 3 minutes pa tayo. Habol. Huwag na kayo magsalita. 3 minutes. Huwag na kayo. Yes. Okay po. Habol. Matulog na ako. Salamat. Salamat. Yun yung habol ko. Salamat. Good night po. Good night po sa lahat. Salamat sa Sherry. Po, sa mga thank Joshua, you, salamat sa inyo. Yes, maraming thank you salamat po mga Mineralas. Salamat po sa inyo sa presence, sa presensya nyo. Next time, Tuesday din ulit. Pag naubos ngayon kasi baka wala tayo i-share next Tuesday. Eh. Kaya nga, huwag na iupo. Hindi mawawala yun, bro. Okay po. Diba? Thank you, bro. Napakarami. Salamat. Salamat na marami, bro. Salamat, bro. Dan, sa sipag mo. So every Tuesday ko na ito, yan, ipapaalam. Yes. Naumpisahan na, bro, eh. Kaya ito na, tuloy-tuloy na natin. Ha? May imagine. Natin pwedeng agahan 9:30, ganun. Hindi pa tapos, bro, eh, na mga okay, sige po. So, pwede rin yung mga mauuna. Sa susunod po, pwede po magsalita din yung hindi nagsalita. Yes. Opo, sila po yung tawagin natin next Tuesday. Yes. Salamat po, bro, Dan. Okay. Opo, salamat sa inyong lahat. Good night. Be blessed po. Sis Cha, sis Axel, sis Ann. Sa inyong lahat. Good night. Ate, thank you. Salamat po. Iba. Yung ibang tahimik, ha? Next week kayo naman. Oo. Bumelo kayo. Maglaan tayo ng maraming question para sa kanila, para sumali sila sa bunutan. Malapit na ang ano. Okay. Good night. Thank malapit you po sa lahat. Thank you po sa lahat. Bye-bye. Good night. Bye. Night. Okay, paalam na po. Night po. Night. Bye. Bye.